Yo mga kamao, pound for pound, sports nga pala. Dyan rin Casimero at Jonah Sultan nag-rematch, tagilid si Sultan. Manny Pacquiao, hindi kaya tapatan ni Inoue ayon sa Japanese fan. Ngunit bago yan, ay huwag kalimutang mag-subscribe. Pindutin ang notification bell icon at piliin ang all. For more, pound for pound, sports! So yun nga mga kamao, isang video clip na hindi na ipapalabas noong nagsasanay pa ang WBO Bantamweight World Champion na si Janrel Casimero sa training camp nito para sa naging laban kay Guillermo El Chacal Vigandel. Si Jonah Sultan ay kinuha ng kampo ni Casimero upang tulungan siya sa kanyang laban para kay Donaire. Ngunit dahil hindi nga natuloy ang laban, kaya si Vigandel ang nakaharap ni Casimero. At dahil diyan ay maraming umakala na hindi nagkaroon ng sparring ang dalawa dahil hindi na matutulungan ni Sultan si Casimero upang pag-aralan si Vigandel dahil malayo ang estilo ni Sultan kay Vigandel. Ngunit lingid sa kaalaman ng lahat na nag-sparring pala ang dating magkatunggali. Sa video makikita ang pagiging aggressive ni Casimero at paraan ng pagtugis kay Sultan na maaari ngang na-develop ng husto ang teknik nito at alam din na kung paano labanan si Sultan. Kung matatandaan sa panayam kay Sultan nung tinanong ito na kung gusto ba magkaroon ng rematch kay Casimero, subalit tumawa lang ito at sinabing hindi na raw kahit na binida ni Sultan na ang kanyang style umano ay kontra sa style ni Casimero. Ngunit mula sa nakapanood at nagkomento tungkol sa video na bagamat sparring lang ito ay kitang kita na walang pag-aalinlangan na maaaring ang talunin ni Casimero si Jonah Sultan ng walang problema. Sa kabilang balita naman mga kamao, mga Japanese fans ni Naoya the Monster Inoue gustong makita ang isang unification fight. Ngunit dismayado ang ilan dahil hanggang ngayon ay hindi pa nangyayari ang unification fight. Hindi rin pabor ang ilang boxing fans na umakyat si Inoue ng divisiion. Gusto nilang antayin ni Inoue ang mananalo sa pagitan ng dalawang champion na Pinoy na si Donaire at Casimero. Pagkatapos ay labanan ng panalo para sa minimithi ng mga Japanese fans na makita si Inoue na maging isang undisputed world champion. Meron din gusto ang mga Japanese fans na makatapat ni Inoue at ito'y walang iba kundi ang bagong salta sa kanilang division na si Jerwin Ancajas na ngayon ay nag-iinsayo sa pinaniniwala ang tune-up fight lang bago sumabak sa mas mabigat na kalaban sa bagong bahay na inakyat nito. Nabanggit din ang ating pambansang kamao na kung nagawa raw nitong umakyat ng timbang mula sa flyweight at umabot pa ng junior middleweight ay magagawa rin daw umano ni Inoue dahil mas matangkad daw ang Japanese fighter. Pero kitang kita sa larawan na mas matangkad si Pacquiao ng kaunti dahil si Inoue ay may taas lang na 1.65 meters habang si Pacquiao ay may 1.66 meters. Mula sa fans ay may nagsabi na hindi kayang gawin ni Inoue ang nagawa ni Pacquiao at nagpaliwanag pa ng medical explanation. Dahil kung nagawa raw ni Pacquiao ang pambihira na umakyat ng ilang division ay dahil sa malaki ang bone structure ni Pacquiao. Kaya dahil yan ay nagawa ng katawan nitong makapag-adyas. Ngunit sa 154 pounds ay nakita na ang limit ni Pacquiao. At iyon ay ilan lang sa katangian na nakita ng mga Japanese fans kay Pacquiao na malabungang kayanin ng Japanese fighter. Ngunit meron pa rin ang mga Japanese fans na nakalimutan at mukhang hanggang ngayon ay hindi pa rin nila naintindihan katangian ni Pacquiao. Dahilan kung bakit walang nakagagawa ng naabot nito sa boxing at nag-iisa lang na 8th Division World Champion ay dahil si Pacquiao ay isang freak of nature. But just man, he's a freak. Hanggang dito na lang mga kamao, comment down below your opinion. At bilang suporta sa ating munting channel ay huwag kalimutang i-like, share, at mag-subscribe
pindutin ang notification bell icon at piliin ang all. Hanggang sa muli at ito ang Pound for Pound Sports.